yo mga Jai, it's your girl Aj. And today, nagbabalik na naman tayo para sa isa pang video. And today, pag-uusapan natin yung mga ano, mga heartbreaking stories ng mga female bago sila i-get through. Diba? Parang, kahit na ganun yung nangyari, parang nakakalungkot pa rin. Parang nakakurse, ano kaya nangyari sa kanila bago sila. So, mag-start muna tayo kay Joey Aridi. Ang tawag sa kanya is the happiest person on death row. Yung tawag sa kanya. Diba, parang nakakurse, bakit happiest person? So, alamin na natin. So, si Joey Aridi kasi, sabi dito, yung mental capacity niya is pang 6-year-old lang yung kaya ng utak niya. Yung pag-intindi niya, yung mga way of thinking niya sa mga bagay-bagay. Pang 6-year-old lang talaga yung lahat. And ang sabi dito, naakusahan daw siya na pumatay siya ng isang 15-year-old na babae. Ang deep, parang sobrang, ang bigat ng ganong accusation para sa isang taong 6-year-old lang yung pag-iisip. So, sabi dito, yung 15-year-old na babae was murdered by a man named Frank Aguilar. So, siya talaga yung pumatay, yung Frank Aguilar talaga. And yung blame na punta lang kay Joey Aridi. Siguro nga kasi hindi niya kaibigan yung sarili niya. And walang mag-stand up for him. And hindi mapapatunay na hindi nga siya. So, ang sabi dito, Aridi passed the time waiting for his execution, playing with his toy. So, si Aridi, meron siyang toy. Lagi niya yung hawak, lagi niya yung nilalaro. Yung toy niya is yung train. Train toy. Yun yung meron siya lagi. Yun yung daladala niya kahit na siya mag-hintay. Train toy niya. Meron siyang ka-cellmate. Ang pangalan niya is Agnes. And itong si Angelo Agnes is naiintindihan niya yung kakulangan nito ni Joey. At nasabi niya kay Joey na, if ever naaalis ka, ibibigay mo naman sa akin yung laban. Parang aware siya na naka-line up itong si Joey sa death row, and saan pinapagaan niya niya noob na, oh, kung aalis ka, bigyan mo naman sa akin yung laruan mo. Pero ang sabi mo, Joey, no, hindi ko ibibigay sa yung laruan kasi sana yun siya sa akin. Hindi natin alam kung saan galing yung laruan, kung bakit doon niya ingatan, pero dadalhin niya doon kahit siya magpunta. Ito na nga, habang inaantay niya yung oras na papatayin na siya, kasi that day papatayin na siya, inaantay niya na lang yung oras niya. Nilalaro niya pa rin yung train toy niya. And nakipaglaro sa kanya yung warden, siguro yun yung church na magbantay sa kanya. Ganun, nakipaglaro siya doon. And after nila maglaro, siguro nagkaroon sila ng usap na, oh, kung aalis ka man, ibigay mo ba kay Agnes yung laruan mo, ibigay mo na lang. Siguro nagkaroon sila ng ganung usapan. And after nila maglaro, ayun, sinabi niya mismo na ibibigay niya yung laruan niya kay Agnes if ever naaalis man siya. Diba? Bigla nagbagong usap. Siguro sinabihan na din siya ng warden na. Or bigay mo na lang. And then, eto na nga, sabi dito, hindi niya pa rin maintindihan kung ano yung paparating para sa kanya. Eto na siguro, papasok na siguro siya dun sa gas chamber. Yes guys, gas chamber yung pumatay sa kanya. Siguro papasok na siya dun and hindi niya pa rin alam kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Yung nanay niya nandun din, syempre, kasi nang araw na nang kamatay niya. Nandun din yung nanay niya. Hinag siya nung nanay. And ayun, nakakalungkot lang kasi na kahit nahag siya nung nanay. Nakatingin siya na parang ang blanco ng tingin niya. Hindi niya naiintindihan kung bakit yung nanay niya, bakit umiiyak, bakit mukhang upset yung nanay niya, and bakit pupunta siya ng gas chamber. Anong po? Siguro, hindi natin din alam kung ano yung meaning ng blank stare niya, kung baka mamaya nagmamaalam na rin yung tingin niya, hindi niya na ma-express yung sarili niya. Siyempre, siguro sa gas chamber, nahirapan siya huminga pa unti-unti. Nakakalungkot. Okay, next natin si Ricky Ray Rector. Etong si Ricky Ray Rector, kilala naman siya sa tawag na the man saved his last meal for later. Diba parang pagkain yung sinave niya for later? Knowing na mamamatay niya siya ilang minuto na lang. So, ang sabi dito, etong si Ray Rector is labas-masok na siya sa kulungan noong 1981 hanggang sa nagawa niya tong krimen na to. So, ito, yung nagawa niya daw dito is nakipag-away siya dahil na-charge sa dance club. So, yun yung nag-u-joke sa kanya para pumatay. Siguro yun, may anger management issue siya. Kaya ganun yung nangyari. Siguro, uminit yung ulo niya, nilabas yun na yung baril niya. And binaril niya daw yung tatlong tao and yung isang tao tinamaan sa ulo. Which is sure na patay talaga yung baril. After niya magawa yung accident na yun, sinubukan niya pang umuwi. Tumakbo pa siya pa uwi. And sana matatakasan niyo yung nagawa niyang kasalanan. Kaya lang yung family niya hindi siya tinolerate na magtago. Okay? Hindi siya tinolerate ng family niya na, oh, sige, dito ka lang, magtago ka lang. Hindi ganun yung nangyari. Ang nangyari is,
yung family niya mismo yung tumawag sa police na sinabi sa kanila, nandito siya. And sinabi yung nagawa niya yung mali. Hindi naman siya tumakas. So ang nangyari na inintay niya yung mga police. Inintay niya police yung mga police na dumating. And nung nandiyan na yung mga police, pinuha niya na naman yung baril niya. And pinuha niya sa ulo niya. And binaril niya yung sarili niya. So ang nangyari doon, after, sabi dito after doon nung nangyari yun, hindi siya namatay. Pero ang nangyari sa kanya is yung 1/3 ng brain niya yung nawala. Dahil doon ang nagtay siya ng lobotomy. Yung lobotomy ang nalagay ko yung description. Ayun, lobotomy kasi is treatment sa mga mental issues. May mga mental issues niya. Yun yung ginawa sa kanya. So, yung lobotomy after yung mga treatments niya, nakita nila na iba na yung way of thinking. Nag-iisip bata rin siya. To the point daw na pag namatay yung ilaw, nagsisigaw-sigaw siya, nag-hysterical siguro siya, sobrang takot siguro siya. Parang sa bata, di ba, pag kinatayan mo ng ilaw, ay, may monster, siguro ganun din siya. And nagtatalon-talon daw siya sa higaan niya, sinasabi niya nag-hunt siya ng Indians. Mga ganun. Tapos, nandaw, bigla na lang siya magtatanong about sa dogs. So, ang random talaga ng mga tinatanong niya. Talaga sa mga bata, sobrang lawak ng imagination, siguro na-imagine niya, ay nagtatanong siya kung ano yung na-imagine niya. Diba? Isip niyo ba? Tapos ang sabi dito, for his last meal, he ordered fried chicken, steak, and pecan pie. So yun yung tatlong in-order niya bago siya mamatay. And ang kinain niya lang yung steak and yung fried chicken. Iniwan niya yung pecan pie kasi sabi niya, babalikan niya raw yung meal. Ang creepy, di ba? Parang, papatayin lang ako saglit. Babalikan ko yan, kakainin ko yan mamaya. Parang ano, di ba, babalikan ko yan mamaya. Yung ganun yung ano niya. So, nagdala sa kanya sa execution. Okay, next, si Randy Wolves. Okay, guys, si Randy Wolves. Ang tawag naman sa kanya is the addict who helped his executioner find his veins. Papatayin mo ako, tinungan na kita. Parang ganun siya, di ba? So, ang nangyari naman kasi sa kanya, bata pa lang daw siya, exposed na siya sa drugs. At age of 13, nag-i-inject na siya ng drugs sa katawan niya. So ayun ang nangyari. Ang nangyari kasi bago siya maulong. Ito yung nagawa niyang kasalanan. At least ito. Nag-drive siya sa ticket booth. Tapos yung babae doon, parang siguro nagkaroon sila ng misunderstanding, I don't know. Nagkaroon yata sila ng misunderstanding and uminit yung ulo niya. So ang nangyari, pinalo niya ng fire iron yung babae sa ulo, tapos tsaka niya ginilitan ng leeg. So imagine niyo yun, guys. Pag gilit niya ng leeg yung babae, so yung mga babae. Kasi ganun yung pagdito, sobrang lalim yung ano. Sumisirit yung dugo. Imagine yun, guys. Tapos, edi ayun nga, nahuli siya. And then, kanya, tinanong siya kung bakit niya nagawa yun. Ang sagot niya lang is, I was out of my mind. Yun lang yung sagot niya. So, siguro, nung nanggawa niya yun, nakadrug siguro siya. Pero sobrang mali niya yun. Tapos, nung nakaharap niya yung family ng babae, ang sabi niya, I am sorry for the victim and for her family. I wish I could do something to make it all right. Diba? Parang kahit sa huli, nag-sorry pa rin siya, nagsisi pa rin siya. Nag-wish pa rin siya na sana kahit paano may nagawa man lang ako. Kaso nga lang, sobrang malinong nagawa niya. After years of drug abuse, yung ugat niya, hindi na daw mahanap and nag-collapse na raw yung iba ron. Siguro kasi yung dose ng drugs, hindi kinakaya ng ugat niya, diba? Hindi kinakaya ng ugat niya, so yun yung naging kapalit, nag-collapse yung mga ugat niya. So nung i-injection na siya, sobrang hindi mahanap yung mga ugat niya. Ang ginawa niya, para naman ma-inject sa kanya, Tinulungan niya executioner na hanapin yung ugat niya. Siya mismo yung nag-inject sa sarili niya para mamatay siya. Kaiba yung... Sobrang kakaiba yung kwento niya. Siya pa yung tumulong sa papatay sa kanya. Okay, next naman natin si Philip Workman. Workman? So, sabi dito, si Philip Workman daw ay nagmamay-ari ng Wendy's restaurant. Walang sinabi dito kung ano yung nagawa niyang kasalanan, kung ano yung nagawa niyang mali, para i-aresto siya ng police. Basta ang sabi dito sa article na to is, dumating yung police at nakikipag-usap sa kanya na masinsinan na sumama sa presinto. But siya, nag-panic siya, ang nangyari, nasaksak niya sa dibdib yung police. Sabi dito, dahil dun sa ginawa niya, na parang siya na rin yung pumatay sa sarili niya. Kasi, sa pagpatay niya dun sa police, automatic nakalainap na agad siya sa left. And wala ka nang magagawang lusot doon para makalabas ka. Whatsoever, wala na talaga magagawa kasi nakalainap. And sobrang valid yung reason para patayin ka. Para sa kanila. So, ang sabi dito, bago pa man siya mamatay,
may gusto siyang gawing good deed. Gusto niya magpakain ng mga homeless. Tinanong siya, kung ano yung gusto niyang kainin for his last meal before siyang i-execute. Pag may ibibitay, yun yung tinatanong talaga. Ano yung gusto mong kainin? Kasi kahit ano, kahit gano'ng karami o kahit kakonti man yan, ibibigay nila sa'yo yan. Meron nga ako isang article na nabasa, yung isang i-execute. Ang hiniling niya lang is cup of coffee. Black coffee lang hiniling niya, that's all. Okay. Binibigay talaga nila yon kasi parang interior bago ka mamatay. Kaya kapag sa atin, diba, may nagsalbo ka ng marami, ay, bakit naman ganito karami, bibitayin ba ako? Diba? Parang ganun yung mga sinasabi nila. Kasi doon nang galing. Okay, so ito na nga. Sabi dito, tinanong siya, ordering niya for his last meal, and he said, vegetable pizza. Yun yung hiniling niya. Parang, di ba, vegetable pizza. Tapos ang sabi niya, pero hindi para sa akin, para sa mga homeless. Gusto kong pakain ng homeless, gusto kong makagawa ng good deed bago ako mamatay. Hindi inalaw ng court yung hiniling niya, kasi daw dapat, kung ano yung ordering niya, siya yung kakain. Kasi nga, siya yung i-execute, hindi naman ng mga homeless. And then, etong babae na to, named Donna Spangler, narinig yung story niya, tinulungan siya, eventually. Tinulungan naman siya ng Donna. Kasi ang katwiran ng Donna is, bakit ayaw niyang tulungan yung taong gustong tumulong? Diba? Kahit na, yun na lang yung gusto niyang gawin bago siya. Ayun, huling hiling. Yung, kumbaga yun nga, yung huling hiling na lang yung hinihiling niya. Bakit hindi tayo alam? So, itong si Donna, tinulungan siya sa gusto niya mangyari. Gumawa siya ng 150 vegetable pizza para i-grant yung hiling neto ni Philip na pakainin niya yung mga homeless, yung mga walang pamilyang pagkain. So, kahit pa paano, ginawa niyang makatotohanan yung hiling. Masabi niya pa dito, Philip Workman was trying to do a good deed, she believed, and no one would help him. So, siya yung nag-stand for Philip na gawin yung good deed na gusto. Okay, next natin is, ito na yung ano, hindi ko masabi na last but not least, pero, kasi, ang sakit. Ano mo, nakakalungkot, sobrang nakakalungkot, nung nabasa ko yung story. So, ang sabi dito, the Police Department of Columbia, South Carolina had to deal with a difficult call one day 1944. So, ito 1944 na to, na-report siya na meron doon dalawang babae na pinatay, which is yung isa 11-year-old and yung isa 8-year-old. Ang sabi dito, ang tumawag sa kanila is matandang babae. Matandang babae na nagsasabi yung apo niya raw yung pumatay dun sa dalawang babae. Habang pumipitas yung dalawang babae ng wildflower. Parang ano, yung lola niya, hindi rin siya kinonsinte sa ginawa niya, but pinush pa siya na panagutan yung ginawa niya. Kasi ang sabi dito, pinalo daw ng iron pike sa uling dalawang babae habang pinipitas ng wildflower. Kung siya man talaga yung gumawa nun, tama yung lola, yung ginawa ng lola niya na isuko siya sa batas. Kasi yun yung tama. At sabi dito, dinala agad siya sa murder weapon dahil nga sa... Yun nga, pumatay nga siya. Tapos ang sabi niya, pagkarating niya sa mga police, sa police niya to sinabi. I am really sorry. I didn't want to kill them. So, hindi niya daw intention na patayin yung mga babae. So, parang inamin niya na siya talaga yung pumatay. Diba? Siya yung talaga yung hampas ng ayon po sa uli ng mga babae. Ang sabi pa dito, yung trial niya, nag-last lang for 2 hours. 2 hours nang nag-last yung trial niya sa tingin. Sa loob ng 2 hours sa dikta na agad yung buhay niya na kailangan nilang mamatay kasi pumatay siya ng dalawang babae. Knowing na 14-year-old lang siya. Habang naghihintay daw siya ng araw ng pag-execute sa kanya, kailangan niya munang mag-stay for 81 days sa loob ng kulungan. And sabi dito, parang naaaning na siya sa loob ng 81 days na yun kasi baka daw mamaya biglang may pumatay sa kanya galing sa labas dahil sa ginawa niya. After yung araw na yon, kinabukasan, after 81 days na yon, agad execution agad. Ang 82nd day niya, dun sa kulungan, i-execute na siya. So, yung way of execution niya is electric chair. Okay? So, kung hindi ako nagkakamali, itong electric chair na to, nag-start siya ng 1880s, something like that. Nag-start na siya ng 1880s kasi para daw may mga mata o mga crime, kasi nga, i-electric sila. Guys, para lang alam nyo, yung voltage na umaandar sa loob, nasa 3,000 to 6,000 voltage po yun, okay? Ganun kalakas yung voltage na umaandar dun sa upuan na yun para dun sa mga taong uupuron. I-insert ko na lang yung picture ng electric chair. So, ayan siya.
So guys, may tali siya sa kamay, magkabila, may tali siya sa paa, and meron siya nakakabit sa ulo. Okay, so imaginein mo yun, parang siguro metal siguro yung nilalagay dun sa ulo, para rekta rin siguro sa utak mo yung voltage, yung ganun kalakas na voltage. Tapos siguro kinocover na lang yung face, kasi ang sabi dito, dahil sa liit niya, dahil nga 40-year-old lang siya, dahil sa hindi niya abot yung upuan, na hindi kasi abot yung ulo niya dun sa pinaka-bakal sa ulo, ang ginawa, pinaupo siya sa Bible na hawak niya. Yung Bible na yun, since nakulong siya, hawak-hawak niya na yun, lagi siyang nagdadasal, ina-ask si Lord na inosente siya, inosente daw siya, sabi niya. And yun, yung hawak niyang Bible lagi, yun yung pinaupuan sa kanya para maabot niya yung height nung nilalagay sa ulo. So, habang kinukuryente siya, nakaupo siya sa Bible. So, pagkatanggal ng mask niya, sabi dito, it reveals his terrified and tearful face of the crowd. So, pagkatanggal, nakita yung mukha niya. Siguro, possibly, na siguro lumuwaman yung mata niya kasi sobrang high yung voltage siya, or kung hindi man, kasi alam ko, lumuluha ng dubo yung mata. Basta something like that, lumuluwaman yun kasi sobrang taas yung voltage na yun, diba? And may crowd pa pala. May crowd pa palang nanonood sa kanya habang pinapatay siya. So, ayun na nga yun, guys. Kung nagustuhan nyo man yung kwento natin ngayon, kung nakapagsigbigay ko man yung story na hindi nyo pa naririnig, please subscribe na kayo dyan. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, i-click mo na yan. Ayan lang. Ayan lang. Nandyan lang siya, guys. Sige na. Go mo na yan dyan. So, i-click mo na yan. I-click mo na rin yung like button. And i-share mo to sa friends mo. Baka sakaling magustuhan nila yung kwento ko kung magaling man ako mag-friend. And guys, ayun, hit nyo na rin yung notification bell para i-tinsip na mag-load ulit ako. Aware ka na agad na na-upload ako. Okay? Bye, mga Zai! It's your girl, Ash. Bye!